Tayo tuloy-tuloy na sa ating pananambahan. Narito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal gawain, kung saan narito po tayo. Kakain po tayo ng banal na mensahe ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya tayo po magsitayo. Magbigay ka lang po sa mag-aatid po ng banal na salita. Amen, praise God. Akin na po yung binibigay po pagkakataon si sa ating beloved preacher, Brother Mark Noel. Amen. Amen. God bless you po, Brother Orlando. Magaling, praise God, sa pagpapaliwanag patungkol sa pagbigay. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakila't mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat dalangin po, mahal na Panginoon, ang aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildis Rada Almeda. Mahal na Panginoon, minsan pa kami po'y lubos labis na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon, na palagi mong ipinadarama. Maraming maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at banal na presensya na lagi mong ibinubuhos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso at kaisipan, mahal na Panginoon, upang kami magsitatag sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ngunit bago ang lahat, mahal na Panginoon, sa aming pakikinig at pag-aaral po ng iyong banasalita, muli kami nagsisisi, humingi po ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Aming dalangin, mahal na Panginoon, buksan mo aming puso, aming isip, aming espiritual na kaunawaan, mahal na Panginoon, upang malubusan namin maunawaan na yung banamay sa araw na ito. Ikaw nga po, mahal na Panginoon, ang maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi. Dahil sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, kay basa lamang sa iyong harapan. Itago mo ko sa iyong likuran, ikaw ang makita at maitaas. At sa ulat dalangin ng aming mahal na Pastor, sama-sama naming sinasaway anumang uri hadlang gawa ng kaaway, demons of unbeliefs and doubts, cast out! In the name of Jesus! In the name of there is Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Makaupo po tayo, mga minamahal. Bago po ako magpatuloy, nais ko muna pong ipabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo lamang. Praise the Lord! Ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala, Diyos na mahabagin sa gana sa kagandahang loob, punong-puno ng pag-ibig sa ating lahat. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Praise the Lord. At magpapaabot din po ng paggalang at mapagpalang hapon to the beloved children, the whole Almeda family. Praise the Lord. Maging sa ating mga live webcast viewers na nakantabay sa mga oras nito. God bless you so much po, mga minamahal, sa pagbati rin ng mapagpalang hapon sa ating beloved ordained preacher, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po ng ating kapwa manggagawa, kapwa mangaral, sa ating beloved instrumentalist choir members, sa mga bisita baguhan, sa beloved sisters info, sa lahat ng ginagamit sa ulubasan ng ating mahal na Panginoon, mapagpalang hapon po sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung palakpak na para sa Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Maiksi na po ang ating oras, mga minamahal, kaya sikapin po natin na matapos po ang ating pag-aralan sa araw na ito. Ating pong binigyan ng pamagat, ating pag-aralan, the law and the grace of God. The law and the grace of God. Sa Tagalog, ang kautusan at ang biyaya ng Diyos. Pakibasa po ang ating teksto, Roma 6:14. Amen. Mga taga-Roma, kapitulo po 6, versikulo po ay 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim na kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Diyos po ang magpapala ng kanyang banal na salita. Noong panahon po, mga minamahal, ng lumang tipan, ay may batas ang Diyos sa mga Israelita, mga minamahal. Kaya sa bawat batas na ginawa ng mahal na Panginoon, mayroon po itong kaukulang kaparusahan kapag ito po ay kanilang nilabag, mga minamahal. Kaya noong panahong iyon, mga minamahal, maraming Israelita ang pumapalya. Marami ang hindi nakakasunod, mga minamahal, hindi nagagawang masunod
ang mga banal na kalooban ng Diyos, mga minamahal. Kaya marami sa kanila, hinaharap ang kabayaran ng kanilang mga nagawang paglabag sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero hindi ibig sabihin po noon, mga minamahal, ay masama ang Diyos noon, mga minamahal. Kaya nga pinalaya ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang pagkakaalipin sa mahabang panahon, mga minamahal, dahil ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ngunit, kinakailangan ng Diyos na maglagay po ng batas sa bayan na kanyang pinili upang maging kanilang gabay sa kanilang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga gabay na magiging kanilang guidelines sa kanilang pamumuhay, mga minamahal. Yan po yung kadahilan ng kaya kung may tinatawag na batas. Gabay sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit, dahil ang tao ay nasa laman pa, mga minamahal, kaya kadalasan hindi nila ito nasusunod, mga minamahal. Yung mga batas na ginawa para sa kanila, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, sa ating panahon, mga minamahal, we are not anymore under the law, but we are under by the grace of our living God. Everybody say, praise the Lord. Nung panahon na lumang diba ng mga Israelita, sila ay nasasakop pa ng kautusan, mga minamahal. Subalit sa ating kapanahunan, mula ng ating pinakamamalapit na Hesus Kristo, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay sakop na ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalakpakan po ba natin ang ating dakilang Diyos? Pero hindi po ibig sabihin, mga minamahal, porque tayo po ay nasa biyaya na ng ating mahal na Panginoon, ay wala nang masusumpong ang kasalanan ng ang Diyos sa atin, mga minamahal. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng ating talatang nabasa. Dahil sabi ng unang Juan 1:10, mga minamahal, habang tayo po ay narito pa sa lupa, habang tayo ay narito pa sa katawang lupa, mga minamahal, tayo po ay capable pa rin na magkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, ano po, mga minamahal, ang ating pinagkaiba? Ano ang pinagkaiba ng ating kalagayan ngayon na tayo ay nasa biyaya na ng mahal na Panginoon? At ano naman ang pinagkaiba ng silang, ng mga Israelita noon ay nasa kautusan o batas ng ating mahal na Panginoon? Minsan na natin balikan, mga minamahal, ang lumang tipan kung paano ang kanilang kalagayan. Kindly pakibasa po. Hebreo 9:7. Pakibasa po. Ito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitol 9, may talatang 7. Natapat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote minsan sa isang taon na hindi walang dalang dugo, na inihandog at napatungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. Amen. God bless you po. Tignan niyo po mga minamahal, sila po ay under by the law, only the high priest can enter to the holy tabernacle, mga minamahal. Yung dakilang saserdote lamang po, minsan lang sa loob ng isang taon, ang pwedeng pumasok sa tinatawag na dakong banal. Ano ang ginagawa doon? Upang mag-alay ng mga hain at handog na susunugin sa harapan ng mahal na Panginoon. At upang ihingi ng tawad ang mga kasalanang nagagawa ng mga Israelita. Malinaw sa ating nabasa, mga minamahal. Kaya kung titignan po natin, mga minamahal, ang mga Israelita noon, hindi sila basta-basta pwedeng pumasok sa tinatawag na dakong banal, mga minamahal. Dahil mayroong batas, mga minamahal ko. Kahit gustuin man nila mag-alay ng handog na susunugin, mga minamahal, hindi sila pwedeng pumasok sa dakong banal dahil tanging ang dakilang saserdote lamang o mga high priest, mga minamahal, ang pwedeng makapasok doon. At sabi ng ating nabasa, sa panalangin ng high priest, sa pamamagitan ng hinandog na alay na susunugin ng dakilang saserdote, doon niya hinihingi ng kapatawaran ang mga nagawang kasalanan ng bayan ng Israel. Everybody say amen. Tignan niyo, mga minamahal, kailangan pa nila ng isang mamamagitan para lamang maipaabot sa Diyos ang kanilang
pagsisisi at paghingi ng tawad. Noon, sa panahon ng batas, kinakailangan pa maghain ng mga magagandang hayop, mga perpekto, mga minamahal ng mga kordero upang sunugin sa harapan ng mga Panginoon at maging katanggap-tanggap sa kanyang banal na harapan. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi ganoon kadali ang kanilang kalagayan, mga minamahal ko. Sa panahon ng biyaya, ating kapanahunan ngayon, sa panahon ng biyaya ng bumaba na ang mahal na Panginoon dito sa lupa, kanyang pinagaan ang ating mga kalagayan. Everybody say amen? Sa paanong paraan, mga minamahal? Pinagaan ng Diyos ang ating mga kalagayan upang tayo po, mga minamahal, ay makalapit ng malaya sa kanyang banal na paanan. Ano bang oras, ano bang panahon, ano bang sitwasyon ng ating mga buhay. Everybody say praise the Lord. Kaya, wala na tayong iisiping batas na pipigil sa atin upang tayo ay lumapit sa paanan ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo mag-iisip na mayroong batas para tayo makapasok sa tinatawag na dakong banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang tinatawag na dakong banal sa panahon natin, sa panahon ng biyaya, itong ating bahay sambahan, itong ating banal na gawain. Everybody say praise the Lord! Tingnan niyo mga minamahal, kung may batas noon, hindi ka basta makapasok sa tinatawag na dakong banal unless ikaw ay isang saserdote. Ganyan ang pinagkaiba ng batna na sasakop ng kautusan at napapasaloob ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo ba mapanakpakan ang Diyos ng malakas? Everybody say praise the Lord! Sa panahon natin ngayon, hindi na po ang kasalanan magiging ating mga pagkukulang ang pwedeng maging hadlang sa paglapit natin sa Diyos. Mga minamahal, dahil noon, habang sila ay nagkasala, mga minamahal, hindi sila agad pwedeng pumasok sa dakong banal. Kinakailangan pa nilang hagilapin yung tinatawag na dakilang saserdote para mamagitan sa kanila sa Diyos. Kinakailangan pa magsunog ng mga susunugin, maghandog, mga minamahal, ng mga handog sa harapan ng mahal na Panginoon. Subalit sa ating kapanahunan ngayon, mga minamahal, kapag ikaw ay nais pumasok sa tinatawag na dakong banal, mga minamahal, ikaw po ay malayang makalapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Dakilang biyaya po ba yan, mga minamahal? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa panahon natin, kung titignan natin, mga minamahal, gustong-gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na magsipasok dito sa lugar na ito ang mga makasalanan, mga minamahal, yung mga naligaw ng landas, yung masasamang tao, yung mga murderer, killer, drug addict, drug pusher, gustong-gusto ng Diyos na sila ay dumako sa tinatawag na dakong banal. Dahil tayo ay hindi nasakop ng tinatawag na batas noon, mga minamahal. Tayo po ay nasa biyaya na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Nung lumang tipan, sa loob ng isang taon, isang beses lang, makapaghandog ang dakilang saserdote para ihingi ka ng tawad sa kasalanan mo. Tingnan mo ngayon ang iyong kalagayan sa panahon ng biyaya. Kindly, 1 Pedro 2:9, pakibasa po. Dito po sa 1 Pedro 2:9, sinasabi dito, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalang ni Yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen! God bless you po sa pagkabasa. Tingnan niyo po mga minamahal, sa panahon ng kautusan, ang mga Israelita ay normal lang sa harapan ng Diyos. Subalit sa panahon ng biyaya, bagamat tayo dati ay hindi karapat-dapat, subalit sa panahon ng biyaya, tayo ngayon ay mga dakilang saserdote sa harapan ng Diyos. Kaya anytime, pwede tayong pumasok sa tinatawag na dakong banal. Everybody say praise the Lord. Dahil nasa panahon tayo ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ka ng karapatan ng Diyos makapasok sa tinatawag na dakong banal. Bagamat ikaw ay maraming pagkukulang, minsan marami ka na pagbibigyang kahinaan, subalit ikaw ay bansang hinirang, bayang pinili ng Diyos, na saserdote sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya may karapatan ka
tumawag sa banal pangalan ng Diyos dito sa tinatawag na dakong banal. Everybody say amen. Malaya kang makasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malaya kang makapaghandog ng iyong hain ng pagpupuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Hindi mo na kinakailangan maghanap pa ng high priest dahil ikaw mismo ginawa kang saserdote ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ayan, napakapalad po natin, mga minamahal, sa ating kapanahunan ngayon. Napakapalad natin na tayo po sa ating panahon ngayon ay napaloob sa tinatawag na biyaya ng ating dakilang Diyos. Alam nyo, dahil po yan sa pagdurusa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi pinagtagumpayan ng mahal na Panginoon ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kung hindi niya tinanggap ang grabing kahihiyan, graming pananakit sa kanya, mga minamahal, wala tayong tinatawag na biyaya ngayon. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, kaya ginawa ng Diyos yan, tiniis ng Diyos yan para sa atin, para tayo ay mapasaloob sa tinatawag niyang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Noong unang panahon, mga minamahal, kapag sila'y maghandog, mag-alay ng susunugin, burnt offering, kinakailangan pinakamagandang tupa, walang kapintasan, walang dungis, pinakamataba, pinakapanganay, nakakordero, mga minamahal. Yan ang kanilang iahandog. Ibig sabihin, hindi ganoon kadali. Kinakailangan mo pang tignan isa-isa kung mayroon kang 1,000 tupa. O, maghahanap ka sino ang panganay dyan. Sino ang pinakamataba, pinakamaganda? E paano kung nakaka-50 ka pa lang, may nakita ka ng pinakamataba para sa iyo at pinakamaganda? E meron pa 950 na tupa. E meron pa pala doon ang pinakamataba at mas maganda pa sa hawak mo. Ibig sabihin, hindi madali ang paghahandog sa harapan ng Diyos. Subalit sa ating panahon ngayon, mga minamahal, basahin muna natin, Numbers chapter 6, verse 14. Mga bilang, kapitulo po 6, versikulo po 14. At kanyang iahandog ang kanyang alay sa Panginoon na isang korderong lalaki na unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin at isang korderong babae ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na walang kapintasan na pinakahandog tungkol sa kapayapaan. Amen! God bless you po sa pagkabasa ng banal salita ng Diyos. Tingnan niyo mga minamahal, hindi ganoon kasimple. Ang paghahandog noon sa ating pinakamamahal na Panginoon, pero sa panahon natin ngayon, mga minamahal, dadalhin na lang man po natin ang ating tinatawag na ikasampung bahagi at mga handog sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para yan ay maging tinatawag na walang kapintasan, para yan ay tinatawag na katanggap-tanggap sa harapan ng banal na mahal na Panginoon. Dapat sinusunod mo yung tamang pamantayan ng pagbibigay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Ayan nga si Abel at Cain, sa kanilang paghandog sa mahal na Panginoon, yung kay Cain, hindi nilingap. Nag-effort siya, hindi nilingap kasi hindi nyo sinunod yung pamantayan na hinahanap ng dakilang Diyos. Ganoon din sa atin, mga minamahal. Kapag tayo ay nagbigay sa mahal na Panginoon, subalit hindi natin sinunod yung tamang pamantayan, bagamat tayo ay capable naman magbigay, mga minamahal, mamamanglaw ka. Imbis na pagpapala, kapanglawan ang iyong tatamuin mula sa mahal na Panginoon. Dahil ganoon ang nangyari kay Cain sa kanyang handog. Subalit si Abel, sinunod ang lahat ng kautusan ng mahal na Panginoon, nilingap ng Diyos ang kanyang hain at handog. Kaya sa panahon natin, napakadali na, mga minamahal, magbibilang ka na lang. Iihiwalay mo na lang yung para sa mahal na Panginoon. Hindi ka na kinakailangan manghuli ng hayop, kumatay ng hayop, sunugin, mga minamahal, sa altar. Hindi na. Dalin mo yung ikasampung bagit handog mo na ayon sa pamantayan ng Diyos. Yan ay mababangong samyo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Tayo ay nasa biyaya na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mga minamahal. Sa pamamagitan ng ating mga handog, na may katapatan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ano yung ibinabalik sa atin ng Diyos, mga minamahal ko? Sa panahon natin, magtapat ka lang sa pagbibigay, magtapat ka sa kabanalan, sa pagdalo sa banal na gawain, ano yung ibinabalik ng Diyos? Meron kang 24 hours, 7 days a week, 365 days in a year, unlimited access sa ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalang noon,
once a year lang sila makalapit sa mahal na Panginoon. Sa ating panahon, araw-araw, minuminuto, oras-oras, pwede kang makipag-ugnayan sa dakilang Diyos. Everybody say amen. Kahit gusto mo pa dito sa tinatawag na dakong banal, walang batas na pipigil sa'yo upang makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Pinagpala tayo dahil tayo ay nasa biyaya na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At ano pa yung pinakamaganda na ipinangako ng Diyos sa atin bukod sa dakong banal na literal na gawa sa bato, mga minamahal, na pinagtatahanan ang kanyang banal na espiritu sa tuwing tayo'y nakakatipon-tipon. Bukod pa dyan, ang higit sa lahat, mga minamahal, yung spiritual temple ng Diyos. Tayo, yung ating mga puso, mga minamahal. Everybody say amen. Noon, sa panahon ng batas, sa panahon ng kautusan, hindi, parang napakalayo nila sa Diyos. Kinakailangan lang isang banal na tao mamagitan sa kanila. Subalit sa ating kapanahon, ikaw mismo, nananahan ang Diyos sa puso mo, ang banal na Espiritu ng Diyos, nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Bakit tayo ay nasa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Pakibasa po, Juan 5:14-17. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 5, may talatang 14-17. Pagkatapos ay nasumpong siya ni Jesus sa templo, at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Umalis ang tao, at sinasabi sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. At dahil dito'y pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapat sinagot nila si Jesus, hanggang sa ako'y gumagawa ang aking ama, ako'y gumagawa. Amen. God bless you po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po mga minamahal, yung ginawa ng mahal ng Panginoon on the day of Sabat. The day of Sabat is under by the law, mga minamahal. At under by the law, may batas silang sinusunod. Noon kapag panahon ng Sabat, walang pwedeng gawin ang mga Hudyo. Wala silang ibang pwedeng gawin. Miski ang kanilang mga alipin, ang kanilang mga alagang hayop, o anuman, mga minamahal, na kabahagi ng Hudyo, kinakailangan sa araw ng Sabat, wala silang ibang gagawin kundi makipag-ugnayan lamang sa Diyos. Yan ang batas, mga minamahal. Kaya, ang ating pinakamamahal ni Jesus nung siya po ay bumaba sa lupa ng katawang tao, na siya ay mapagpad sa templo, nasumpungan niya ang isang lumpo. At sa araw na yun, mga minamahal, ay kanyang pinagaling ang lumpong ito. Everybody say praise the Lord! Sa batas, hindi pwedeng gawin ni Jesus Kristo yon, dahil siya ay Hudyo, siya ay sakop ng batas, mga minamahal. Pero bakit ginawa ng Diyos sa araw ng Sabat, mga minamahal ko? Kaya anong ginawa ng mga tao sa kanya? Inusig siya. Lalo na yung mga leader, mga pariseo. Inusig siya. Nagalit siya. Nagalit sa kanya. Mga minamahal, dahil ang batas sa panahon, sa araw ng Sabat, walang ibang gagawin kundi paglilinis. Sanctification day ng bawat isa. Subalit, ang ginawa ni Jesucristo, nagpagaling ng isang may karamdaman. Ang batas noon, mga minamahal, para sa kanila yung ginawa ng mahal Panginoon ay kasalanan. Tingnan niyo, mga minamahal, bagamat ang ginawa ng mga Panginoon Jesus ay mabuti, subalit dahil sa batas na kanilang pinaniniwalaan, mga minamahal, yun ay naging mali sa kanilang harapan. Everybody say amen? Sa panahon ng biyaya natin ngayon, mga minamahal, sa araw ng ating Sabat, yan yung araw ng ating banal na pananambahan, mga minamahal, ano ang ginagawa ng mga Panginoon? Marami siyang pinapagawa sa atin! Everybody say praise the Lord! Humayo kayo! Magdala ka ng mga kaluluwa! Magpagaling kayo ng mga karamdaman! Magbautismo kayo! Everybody say praise the Lord! Yan ang panahon ng biyaya, mga minamahal. Nauunahin natin sa lahat palagi, bagamat hindi na bago yun, na kinakailangan sa araw ng pananambahan, araw ng Sabat, sa ating kapanahunan, mga minamahal, uunahin natin ang pagsamba sa Diyos. Subalit, hindi tayo literal, mga minamahal, na yun lang ang ating gagawin. Kinakailangan natin magkaroon ng malasakit sa mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga, sa panahon ng
Sabat, mas marami tayong ginagawa. Subalit, naaayon sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Sabi po ng Hebrews na ating nabasa, tayo po ay hindi na dapat pinaghaharian ng kasalanan. Ibig sabihin po ba niyan, mga minamahal? Dapat hindi na ang kasalanan ang magiging dahilan upang tayo po ay mawalay pa sa ating mahal na Panginoon. Dapat yung hindi yung kasalanan ang magiging dahilan upang pagharian ka pa niyan. Kasi nasa biyaya ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo kasi, mga minamahal, nung panahon po ng Lumang Tipan, ang mga tao walang second chance. Mababasa natin yan. Walang second chance. Habang sila ay nagkasala at ang kasalanan nila ay pumasok, napapaloob sa batas, mga minamahal, kaparusahan ang kanilang tatanggapin. Walang second chance. Basahin po muna natin. John chapter 8, verse 4 up to 11. Magtatapos na po tayo. Ibilis alam po na kundi ang basa. Ebanghelyo 1, Kabanata 8, sa talatang 4 hanggang 11. Ay sinabi sa kanila, kaniya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangalo niya. Sa kautusan nga ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kaniya'y may isumbong sila datapuat yung muko si Jesus at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. Datapuat ng sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kaniya ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kaniya at muli siyang yumuko at sinulat ang kaniyang daliri sa lupa. At sila nang ito'y kanilang marinig at nagsialis na isa-isa na nagsimula sa katandaanan hanggang sa huli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kaniya'y sinabi, babae, saan sila nagkaroon? Nangaparoon, wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sinumang Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka sa iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon! Hallelujah! Diyan na paloob yung ating teksto, mga minamahal. Yung ating keepers na kinakailangan, hindi na tayo kinakailangan pagharian ng kasalanan. Yung babae rito, guilty of sin, of adultery, mga minamahal. Sa batas, siya ay marumi at makasalanan. Subalit, dumating ang mahal na Panginoon sa Kristo dahil sa biyaya ng Diyos, yung kasalanan sa Kanya, hindi naghari, ang naghari ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa law of Moses, kapag may ganitong pangyayari sa isang babae na nahuli ng alunya, mga minamahal, ang utos ng batas, siya ay babatuhin sa publiko hanggang siya ay mamatay. Stone to death, mga minamahal. Dahil sa kanyang nagawang kasalanan, kaya nga po, kung titignan natin, masyadong mahigpit po ang batas. Mga minamahal, subalit, kahit mahigpit ang batas, kung ito naman ay hindi mo nilalabag, mananatili lamang itong batas. Subalit, may subalit ulit. Dahil nga ang tao ay nasa laman pa, ang tao ay narito sa pasirang mundong ito, kaya hindi maiwasan na ang tao ay makalabag sa banal na kalooban ng Diyos. Kaya hindi natiis ng ating mahal na Panginoon ang kanyang ginawa, nagkatawang tao, bumaba sa lupa upang ang problemang napakalaking ito solusyonan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya kung titignan natin, mga minamahal, walang chance yung babae dito. Kung hindi dumating ang mahal na Panginoon sa Kristo, wala siyang chance. Wala siyang tinatawag na second chance. Ni hindi siya nabigyan ng pagkakataon bumingi ng tawad. Ni hindi siya nabigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Dahil ayon sa batas, siya ay nahuli ng ang alunya. Siya ay babatuhin hanggang siya ay mamatay. Kaya nga nang dumating ang kahabagan ng Diyos sa babaeng ito, na sinabi sa mga nais bumato sa kanya, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan ang maunang bumato. Alam niyo anong tinutukoy dito ng mahal na Panginoon? Lahat ng may hawak ng bato, makasalanan niyan sila. Ang pinagkaiba lamang nila doon sa babae, yung babae na hayag, nahuli. Subalit sila, makasalanan sila sa mga lihim nilang gawa, sa kanilang mga puso at kaisipan, marurumi sila. Kaya nga handa silang pumatay ng babae.
Everybody say amen. Yeah. Ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon, lahat po ay makasalanan. Lahat, mga minamahal, ay hindi nakaabot sa banal na paanan ng ating dakilang Diyos. Dahil lamang sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ikaw at ako, narito, malayan na kakasamba sa Diyos, malayan na kapagpaabot na ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, malayan na kapaghandog sa kanyang banal na paanan. Dahil sa biyaya na ating tinatamasa sa ating panahon ngayon, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Noong panahon na yon, mga minamahal, sigurado kung hindi dumating si Jesucristo, patay yon, yung babaeng yon. Kasi ayon sa batas. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, magkasalaman tayo, mga minamahal. Sinsiro ka lamang magsisi sa banal na paanan ng Diyos. May kapatawaran agad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magpakumbaba ka lang sa mahal na Panginoon. Magpasakop ka lang sa mahal na Panginoon. Ipinagkakaloob niya palagi ang kanyang kapatawaran sa atin, mga minamahal. Gaya ng babae na yon. Marumi yon sa panahon ng lumang tipan. Napakarumi niya. Dahil siya gumawa ng malaking kasalanan, kaya hindi siya karapat-dapat, mga minamahal. Ayon sa batas, hindi siya karapat-dapat tumanggap ng kaawaan. Subalit ayon sa biyaya ng Diyos, ang makasalanan man, may pangalawang pagkakataon, binigyan ng Diyos ng pagkakataon na kapagbagong buhay. Mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon sa huling talata na ating nabasa, humayo ka, huwag ka lang magkakasala pang muli. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Ganyan ang ating dakilang Diyos, mapagbigay ng pagkakataon ang ating mahal na Panginoon. Minsan hindi lang second chances, hindi lang third chances. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, marami tayong ipinangako sa Diyos na hindi natin natupad. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, maraming beses dininay natin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga desisyon. Subalit, mga minamahal, patuloy tayong binibigyan ng kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Maraming beses binigo natin ang Diyos. Subalit, patuloy ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo yung pinakamagandang salita doon sa tinamasa ng babae? Yung babaeng makasalanan sa panahon ng kanyang karumihan, siya ay niyakap ng kapatawaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ikaw at ako ay hindi karapat-dapat, subalit dahil sa biyaya ng Diyos, tayo'y nilingap, niyakap ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noon, ang mga Israelita, grabe ang pagsusumikap makapasok sa dakong banal dahil hindi basta-basta, dahil gusto nilang dumaing sa Diyos. Subalit ikaw at ako, sa mga oras na ito, napakalaya natin dumaing sa mahal na Panginoon. Pahalagahan natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pahalagahan po natin ang ating pagtitipon sa mahal na Panginoon. Dahil kaya ang mahal na Panginoon, kaya ang Diyos gusto niya lagi tayo nasa banal na gawain. Dahil ginawa niya yung pagdurusa sa krus ng Kalbaryo, tinanggap niya para hindi na natin danasin yung batas noon, mga minamahal. Isipin mo, kung ang panahon noon at ngayon ay parehas, iisang Diyos, the same God, but the same law, kung sa panahon natin ngayon yon, mga minamahal, napakahirap ng ating kalagayan. Subalit salamat sa ating mahal na Panginoon, sinakripisyo niya ang kanyang sarili, mga minamahal, upang ikaw at ako ay hindi na mahirapan sa paglilingkod sa Diyos. So, kaya nga sa kanyang pagkakabayubay sa krus ng Kalbaryo, anytime, pwede tayong gumaling sa ating mga karamdaman. Hindi na kinakailangan hintayin pa once a year manalangin ang saserdote. Dahil sa pagkakabayubay naman pa sa krus ng Kalbaryo, hindi mo na kinakailangan lumapit sa saserdote upang ipanalangin ka. Ikaw mismo, umingi ka ng tawad, patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, nung ang mahal na Panginoon bumaba sa lupa ng katawang tao, napakarami pong Israelita ang punong-puno ng mga karamdaman. Napakaraming Israelita, sira ang buhay, magulo ang buhay. Bakit? Bakit ganoon ang kalagayan ng mga Israelita? Dahil hindi sila direktang nakakalapit sa Diyos, mga minamahal. Inintay pa nila magkatawang tao ang Diyos, dumating ang Mesaya upang sila ipatawarin, pag-aligin sa nilang mga karamdaman. Kaya ikaw at ako, napakapalad, mga minamahal.
Everybody say praise the Lord. Kapag may karamdaman ka, magsisi ka, ipatong iyong kamay, gumagaling sa pangalan ni Jesucristo. Kapag nagkasala ka, umiyak ka sa malapangin, umiyak ka ng tawad, may kapatawaran ka agad sa harapan ng Diyos. Napakabalag, mami. Kaya dapat maunawaan natin ang biyaya na ating tinatamasa ngayon. Nang sa ganun, uminit ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Nang sa ganun, lalong tumamis ang iyong pag-ibig sa Diyos. Yung mga Israelita, for how many years? Sabi ng Biblia, bago dumating ang mahal na Panginoon sa lupa, many, so many years, hindi ko lang matandaan, wala pong pangungusap sa kalino mang propeta. Kung titignan mo, how many generation, wala silang narinig na pangungusap sa kanino mang propeta. Kaya ang kanilang buhay magulo, walang kapayapaan, punong-puno ng karamdaman, marami ang inalian na masasamang espiritu. Subalit tumating ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng katawang tao. He dwell among us, He dwell to the sinner. Para tayo ay baguhin ang mga buhay, bigyan ng napakagandang kalagayan. Habang tayo ay hindi karapat-dapat, wala pa tayong nagawa sa Diyos upang tayo maging karapat-dapat. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, wala kang ginawa para tamasain mo yan. Wala kang pinagpagalan para maging karapat-dapat ka. Dahil lahat ng ito sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya maganda po ang ating mga awit, ating mga manunugtog, mga minamahal ko. Kaya tignan natin, pag-aralan natin mabuti ang ating pinag-aralan. Ikaw ba ngayon ay manghihinayang pa magkaloob ng iyong ikasampung bahagit handog na hindi mo na kinakailangan magsunog pa ng mga hayop sa altar ng mahal na Panginoon? Napakadali, dudukutin mo na lang sa pitaka mo at ibibigay mo ng taos puso sa mahal na Panginoon. Noon, bago ka makalapit, makaabot ang panalangin mo sa Diyos, kinakailangan mo lang saserdote at pumasok sa dakong banal. Pero sa panahon mo ngayon, magpapalait ka ba sa pananagawain? Absent ka ba sa pananagawain na binigay na sa iyo ng Diyos ang kalayaan sa paglapit sa dakong banal, mga minamahal? Tatalikod ka ba dahil sa mga pag-uusig? Tatalikod ka ba dahil sa mga pagsubok, mga minamahal? Hindi na, mga minamahal. Dahil lahat ng solusyon, ibinigay na ng Diyos. Lahat ng pangangailangan natin, ibinigay na ng ating malamang. Dahil sa kanyang sukdulang biyaya sa atin. Habang tayo maawit, mga minamahal, hallelujah! Bulay-bulayin mo ang kalagayan mo ngayon at kalagayan ng mga naunang Kristiyano. Grabe kahabagan ang ibinuhos ng Diyos sa atin. Grabe. Hallelujah. Hindi ka karapat-dapat ngayon sa kung anumang meron ka. Hindi yan dahil sa pinagpagalan mo yan. Hindi dahil sa katwiran mo. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Noon, wala tayong second chance. Noong panahon sa kautusan, magkasala ka, wala kang kapatawan. Harapin mo kaparusahan. Sumalik ngayon. Grabe ang habang ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ano bang karumihan mo? Ano bang pagkukulang mo? Ano bang kahinaan mo? Tinatanggap ng Diyos, alang-alang sa kanyang pag-ibig sa'yo. Yeah.
mo. Hindi dahil sa iyong katuwiran, hindi dahil sa mabubuti mong gawa, dahil sa biyaya na Diyos. Kakayanan, masukin niyan ka na mabuti sa lahat mo. Sa isip niya, kamatayan na. Nung siya'y nagkasala, nahuli sa akto ng pangangulo niya. Ang nasa isip ng babae, mamamatay na ako. Dahil siya ay sakop ng batas, mga minumahal. Ganon din tayo, mga minumahal.
Panahon na hindi po tayo naglilingkod sa Diyos. Tayo gumagawa ng kasalanan. Na ang batas ng Diyos ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, dahil bumaba ang biyaya ng Diyos, ang sabi naman ng Panginoon sa babae, asaan ang mga humahatol sa iyo? Tignan niyo mga kaminaman, ang kausap ng Diyos, isang marumi, makasalanan. Asaan ang humahatol sa iyo? Ang sabi ng babae, wala na po sila, mahal ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ako din, hindi kita inaatulan. Kaya kung may nagawa kang pagkukulang sa Diyos, mga kasalanan, magpatuloy ka, dahil may pag-asa ka. May pag-asa ka, may bagong buhay na naghihintay sa'yo. Maglingkod ka sa Diyos. Ano, huwag ka na muling babalik sa dati mong buhay. Dahil ikaw ay nasa biyaya na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating panahon, paulit-ulit tayong inuunawa ng Diyos sa ating mga kasalanan, pagkukulang. Pero huwag natin sadyahin, mga minamahal, na magkasala sa mahal na Panginoon. Huwag natin abusuhin ang biyaya ng Diyos. Mga minamahal, kaya napakagaan ng ating buhay sa paglilingkod natin sa ating panahon ngayon. Kumpara mo noon, mga minamahal, na magpatuloy ang bawat isa, magpakainit. Hallelujah! Tayo dumalangin sa natin, dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Dakilang mapagpalang ang Diyos na makapalis sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong pangungusap sa bawat isa sa amin, sa iyong kalinga, paglinga, pag-ibig na ipinadama muli, misanang pa sa amin. Salamat dahil kami ngayon, mahal na Panginoon Jesus, ay nasa biyaya mo. Araw-araw ng aming buhay, meron kaming karapatan tumawag sa iyong mananampalataya, lumapit sa iyong mananampalataya. Maraming salamat. Dahil sa tao ng Diyos, malamang naginamit mo ang minamahal na ginagalaman ng pastor. Nung hindi pa namin narinig ang totoong pangangaral, malamang nung kami hindi pa nakasumbong ng tunay na biyaya. Subalit kami pinagpalang lubos, malamang nung kami narito ngayon, tinatamasa ang biyaya nagbubula sa iyo. Kaya panghawakan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, sa iyong paglilingkod, palakasin, palatagin ang pananampalataya. Pag-ingatan mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, nagkasuli mong pagbabalik. Datan mo kami lahat mainit na naglilingkod sa iyo. Sa mga pari ang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kung wala naman pumbaguhan, mga minamahal, tayo pa'y dumako na sa ating mass healing. Itaas ang dalawang kamay kung mabigat ang iyong problema, may pagsubok ka, kahinaan, pabalik-balik. Kung may karamdaman naman po, ipatawag isang kamay sa ulat, isang kamay sa parte ng katawan. Isipin mo ang mahal na pastor ang nag-lehel sa iyo. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos, lalo na't na nakakapagpaabot tayo ng pagpupurit, pagsamba sa kanyang panapangasal nito. Sabay-sabay po tayo manalangin. Dakilang mapagpalang ang Diyos na makaparihan sa lahat, aming mahal na Panginoon. Sa ulat na lang, ibalabit pastor, sama-sama namin sinasaway lahat ng gawa ng kaway, uri ng karamdaman sa aming piskal pangatawan. Di mo yung nasipuntrang kasulagdat, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, low blood, migraine. Cast out in the name of Jesus. Be healed right now. In the name of Jesus, COVID-19, Omicron variant, any kind of viruses, cast out in the name of Jesus. Mga problema, pagsubok, kahirapan, lumayas kayo lahat sa pangalan ni Jesus, pagalilangan, kawalan ng pananampalataya, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Bilang tanda ng ating pagtatagumpay sa ating pananampalataya sa araw nito at inangkin na natin ang katugunan sa ating mga dalangin, sabay-sabay po tayo sumigaw na malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Praise the Lord, praise the Lord. Makaupo po kayo.